Hello, magandang araw sa ating lahat. Kumusta na kayo? Ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa isang ordinary switch na kung tawagin ay single pole, single throw switch. Kontrolado niya yung dalawang ilaw. Kapag naka-on yung switch, yung isang ilaw ay buhay, yung isang ilaw ay patay. Pagka in-off mo yung switch, yung buhay na ilaw ay mamamatay at yung patay na ilaw ay mabubuhay. Ano pat salisi? Salisi ang operation ng dalawang bombilya sa pamagitan ng isang ordinary switch. Paano nangyari yun? Tutukan natin itong ating tutorial na ito. Baka kayo ay mahilig mag-abroad o mag-apply papunta sa ibang bansa at kayo isang electrician. Minsan ay ma-encounter ninyo ang tanong na ito. Kaya sana tutukan natin. Pansinin ninyo yung ating drawing. Meron tayong dalawang bombilya. 1, 2. Meron tayong isang ordinary switch. Ito yon. Yung ordinary switch, ito yung tinatawag lang single pole. Ayan o, single lang. Yung terminal niya, single. Single pole, single throw. Yan, isa lang. Pag naka-on, magko-close siya. Pag naka-off, bubukas siya. Meron tayong dalawang bombilya. Yung isang bombilya ay 5 watts. 230 volts, 5 watts. Yung isa naman, 230 volts, 100 watts. Hindi parehas ang wattage ng dalawang bombilya natin. Tapos, ang ating source na boltahe ay 230 volts. Ganyan ang connection nila. Kung wala itong switch, makikita nyo, halimbawa naka-on yung switch o kaya either na wala itong switch, magka-series yung dalawang bombilya. Mula dito sa line na ito, diretso sa isang 5 watts na bombilya, tapos tuloy-tuloy siya sa 100 watts na bombilya at babalik siya dito sa ating isang linya. Magka-series sila. Nilagyan natin ng switch, ordinary switch, na nakalagay dito sa 5 watts na bombilya. Kapag ka itong switch ay naka-on, nababypass itong 5 watts na bombilya. Bypass siya. Kaya tutuloy ang kuryente natin, o ang takbo ng kuryente natin ay ganito. Mula dito, sabihin natin ito line 1. Mula dito, dahil yung switch ay naka-on o naka-close, tuloy dito, tuloy sa bombilya nating 100 watts. Pag naka-on yan, sisindi itong 100 watts. Kasi na-bypass na natin itong 5 watts. Kapag naka-off yan, mamamatay itong 100 watts. Itong 5 watts ay sisindi. Bakit naman mamamatay itong 100 watts? Samantalang may connection pa siya. Naka-series siya dito sa 5 watts. Hindi ba iilaw pa rin yan? Hindi iilaw yan. Kapag ka naka-off yung switch mo, naka-series siya rito sa 5 watts, hindi iilaw itong 100 watts. Paanong nangyari yon? Bakit kapag ka naka-off o nakabukas o open itong switch na ito, itong ordinary switch, at nag-series yung dalawang bombilya, isang 5 watts, isang 100 watts, bakit hindi iilaw itong 100 watts na bulb? Kahit may power ka, ang iilaw lang itong 5 watts. Paano nangyari yon? Tutukan pa ninyo. Ipaliliwanag natin ang senaryong yan. Bakit pag nagka-series yung 5 watts saka 100 watts, hindi iilaw itong 100 watts, yung 5 watts lamang? O tatalakayin natin yung senaryo. Bakit kapag ka itong dalawang bombilya ito'y nag-series, sinuplay
naman at nag-series yung 20 bilyon, bakit naman itong 5 watts lang ang iilaw at itong 100 watts ay hindi iilaw? Kung ipapakompute mo yan sa mga dalubhasa, sa Ohm's Law o yung mga magagaling sa mathematics, pag kinompute nila yan, ang lilitaw ay ganito, ang konklusyon o yung sagot sa senaryo. Kapag ka nag-series ang dalawang ilaw na hindi parehas ang wattage, ang lilitaw na total power o total wattage ay mas mababa dito sa pinakamaliit na wattage na bombilya. Kaya pag tinutal nila yan, ang lilitaw ay maliit na watts. Maliit pa rito sa 5 watts. Or maliit lang siguro ng konti pag kinompute nila yan. Pagka ginawa nila yung computation, ang lilitaw na total wattage nitong circuit na ito ay mas mababa sa 5 watts. So, kapag ka mas mababa sa 5 watts, ang ibibigay ng circuit na ito, hindi mo mapapailaw itong 100 watts. Paano yung ilaw sa 5 watts itong 100 watts? Maaring may power siya, pero wala siyang wattage, wala siyang liwanag. Eko mo ito, 5 watts lang, at yung total wattage ng circuit, dahil nga sila'y series, mas mababa sa 5 watts, kaya pa niyang pailawin kahit magka-series sila. Kaya pagka nag-series yan, naka-off itong switch nito, ang connection ay series, ang iilaw lang itong 5 watts. Itong 100 watts hindi mo mapapailaw. Pagka ito tinesting mo sa tester, yung terminal na ito, tetestingin mo yung voltahe niya, wala kang makukuhang voltahe. 0 volts. Siguro yung mga sensitive na tester may makukuha, maliit, pero yung ordinary tester hindi na nila maririnig yun. Kaya 0 volt ang makukuha mo rito pag nag-series yan. Kaya hindi iilaw ito. Ito, kapag ka nag-series yan, tinesting mo sa ordinary tester na voltmeter, ang makukuha mo rito 230 volts. Kung ang power source mo, ang supply voltage mo ay 230, makukuha mo rito 230 volts pag tinester mo doon sa ordinary tester. Dito wala, 0 volts. Kaya kapag ka nag-series ang dalawang ito, isang 5 watts at saka isang 100 watts, iisa lang ang iilaw, itong 5 watts. Kapag ka inon mo itong switch na ito, mababypass ang 5 watts, ang power mo, sabihin natin ito'y line 1, mula rito sa line 1, tatapos sa switch na naka-close. Tapos dito sa 100 watts, babalik siya sa L2. Or after rotation ng ating current, mula dito, tatapos rito sa switch na naka-close, naka-bypass ito. Sisindi itong 100 watts. Yan ang senaryo niya. Yan ang senaryo ng connection, ng series connection ng dalawang bombilya na hindi pareho ang wattage. Kung itong bombilyang ito kaparehas nitong 100 watts nito, parehas silang 100 watts, happy sila. Parehas silang sisindi. Pero habang bumababa ang wattage ng bombilya na nakasiris dito sa 100 watts, lumalabo ito. Lumalabo. Kapag ka nasobrahan na, sabihin natin 10 watts, baka hindi na rin iilaw to. Itong 100 watts nito. Kasi pag nag-series ka, uulitin ko, pag nag-series ka ng dalawang bombilya ng hindi parehas ang wattage, ang total wattage na makukuha mo sa circuit na ito, mas mababa sa mas maliit na bombilya, maliit ang wattage. Kaya hindi siya sisindi. Kaya sana ay may napulot kayo, lalo na yung mga nag-a-apply sa abroad. Minsan, may encounter ninyo ito. Ipadodrawing sa inyo at ipaliliwanag ninyo. O sige, hanggang sa muli. Maraming salamat. Ngayon, tignan natin ngayon yung nagawang linya o nabuong linya ng dalawang bombilya
na kontrolado ng isang ordinary switch. Tignan natin kung paano siyang gagana. Yan yung ating 5 watts na bombilya. Nagana pa ako nung kulay puti, nakaparehas nung 100 watts, wala na. Kasi yung incandescent lamp, parang inaalis na nila yon. Kaya puro LED na. Pero at least nakakita ko 5 watts. Ayan, 5 watts na bombilya. Tapos yung isa ay 100 watts. 100 watts yan. Tapos ito yung ating ordinary switch, single pole, single throw. Ito yung ating junction box. Tignan ninyo itong dalawang alambre. Itong dalawang linya ng bombilyang ito, itong 5 watts, ayan siya, oh. Dumiretso na rito sa box nito, dito sa switch. Ayan, oh. Itong linyang ito, itong dalawang ito, dumiretso na dito sa box nito, sa switch. Ayan. Kaya pag naka-close yan, mababypass ito. Mababypass itong 5 watts na ito. Ayan siya. Tapos yung linya natin, ayan. Mayroon tayong sa linya na tumakbo dito. Ayan, yung power kasi yung isang yan. Ayan, oh. Mayroon tayong isang power. Ayan. Yung kulay asul. Yung kulay asul. Tapos yung isang linya ng ating bombilya, ayun, tumakbo rin dito sa switch. Tapos yung kulay berde ay kumuha ng power dito sa isang linya. Ito yon, yung kulay berde. Ayun. Kaya yan ang connection niya. Basta itong 5 watts na ito, yung dalawang linya niya, ayun, tumuloy sa switch. Para pag naka-close ito, naka-bypass yung 5 watts. Pagka naka-open ang ating switch, magka-series yung 5 watts at saka yung 100 watts. Ayan. Kaya tetestingin natin ngayon kung paano siyang gumana. Ayan, nakasindi yung 5 watts. Pero yung 100 watts, patay. Ayan, naka-off siya. Yung 5 watts lang ang nakasindi. May power na itong ating linya. May power na yan. Itong ordinary switch natin, itong switch naka-off. Sa ganitong position, naka-off yan. Naka-off yan, kaya nga, pag naka-off, ito, katulad nito, naka-off, magka-series yung 5 watts at saka yung 100 watts. Yung 100 watts, hindi sisindi pag naka-off yung ating switch. Ngayon, subukan natin iyon. I-close natin itong switch na ito. I-close natin kung ano mangyayari. Ayun, sumindi yung 100 watts. Dahil naka-close yung ating switch, ayun. Inon natin, naka-on yung switch niyan. Sumindi yung 100 watts. Yung 5 watts, patay. Kasi nga, itong switch na ito, pag naka-close, pag naka-on yung switch, naka-bypass na itong 5 watts. Hindi na iilaw yan. Ang umiilaw, yung 100 watts. Subukan ulit natin patayin. Ayan, pinatay natin, pag naka-off o naka-open itong switch na ito, magka-series sila ngayon, ang sumisindi lang itong 5 watts. O hanggang sa muli, sa susunod pang video na ating mapapanood, at sana kahit papaano ay may natutunan kayo, at sana pakikinabangan natin ang konting kaalamang ito, at huwag nating kalilimutan na kung bago kayo sa channel na ito, na tayo ay mag-subscribe, like, share, comment kung mayroon kayong tanong, at nananatili aking panawagan na sana ay sumunod tayo sa mga patakarang pinaiiral para sa ating kapakanan sa safety sa COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat. Sana walang mahawa isa man sa atin, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.